Sa araw na ito, binibigyan po kayo natin ang isang kawal at pinunong tunay na nakiambag sa ating panatang mag-iwan ng isang Pilipinas na di hamak na mas maganda at mas matiwasay kaysa sa ating dinatnan. Ang ating pong outgoing Chief of Staff na si General Hernando Iriberri. Sa panahong nakatrabaho natin siya, nakita natin ang profesionalismo, husay at matinding dedikasyong tatak ng sundalong Pilipino. Noong 2013 elections, bilang Brigade Commander sa ABRA, kay General Iriberri, walang barangay na nadeklara ng failure of elections at walang naitalang election-related violence sa lalawigan. Sa akin naman panunukulan bilang Commanding General ng ating hukmong katihan, nadala sa katarungan o kay tuluyang napigilan ang mga bigating kalaban ng Estado gaya ni Benito at Wilma Champson at Commander Parago ng CPP, NPA, NDF. Pati na si Mohammed Ali Tambako ng Justice Islamic Movement at si Nakair Mundos, Long Malat Sulaiman at si Hata Latif ng Abu Sayyaf. Sa panahong tumindig na timon ng AFP si General Iriberri, nadakip at na-neutralize natin ang high-value targets tulad ng Moroccan bomb instructor na si Mohammed Khattab at si Maria Concepcion Bocala ng NPA. Sa ating panunukulan, tuloy ang natalagang peaceful and ready for further development ang 52 sa 76 na probinsyang apektado ng panggugulo ng NPA. 21 sa 52 na probinsya na deklara mapayapa sa termino ni General Iriberri bilang hepe ng Army at AFP. Kasabay ng mga inisyatiba sa seguridad, patuloy din niyang isinulong ang AFP Transformation Roadmap 2013-2028 na layong palakasin ang capability development at professionalization ng ating buong kasunduluhan. Sa pamumuno niya, natanggap ng AFP ang Islands of Good Governance Award mula sa Institute for Solidarity in Asia bilang patunay sa naganap na transformasyon sa ating hukbo. Sa totoo lang, ang pamantayan ng pamumunong iiwan ni General Iriberri, masasabi natin talagang kabaliktaran ng dating kalakaran kung saan umiral ang pabaon at transaksyonalismo sa mga dapat sanang tumatayong ehemplo ng karangalan, katatagan at katapatan. Kaya sa iyo, Dodo, tanggapin mo ang taus-pusong pasasalamat naming lahat para sa iyong mga pagsisikap. Ngayon, dahil sa pakikisa ni General Iriberri at ng bawat kasapi ng Armed Forces of the Philippines at sa matibay na suporta ng ating mga boss, napatupad natin ang malawakang modernisasyon sa inyong hanay. Hindi ko nababanggitin isa-isa ang mga bagong kagamitan ng ating kasunduluhan dahil sa usapin ng pambansang seguridad. Pero hindi ko, di lang natin natapatan kundi talaga nahigitan pa ang 45 na kumpletong proyekto ng na mga nauna sa ating administrasyon. Halos doble ang nilabas nating budget para mapondohan ang 68 na makabuluhang proyekto ninyo. Kasabay niyan, sabay-sabay din natin tinututukan ang inyong pangangailangan pati na ng mga mahal niyo sa buhay. Sa pabahay, nakapagtayo na tayo ng 61,378 housing units para sa ating AFP, PNP at iba pang kasama at kasapi ng uniformadong hanay. Nagkaroon din tayo ng livelihood programs gaya sa Fort Magsaysay at nagpatupad ng skills training para sa uniformadong sektor. Narin din ang aumento sa inyong monthly combat pay, tinasan din ang inyong subsistence allowance, dinadagdagan din natin ang inyong monthly hazard pay at ang inyong provisional allowance at officer's allowance at isinulong ang tamang solusyon sa inyong pensyon. Klaro, ito ang legasyang ipapamana ni General Iriberri. Isang AFP na talagang inaaruga, may mataas na moral, may malalim na paninindigan at matinding pagkilala sa tawag ng tungkulin. Sa pangunan niya, nailatag natin ang pundasyon para totoong magampanan ng AFP ang napakalagang misyon na nasa harap po nila. Ang siguruhin tahimik, ligtas at malinis ang paparating na halalan. Ngayon nga po, bagaman hindi na tayo makakapagtalaga ng Chief of Staff dahil sa mga pamantayan na saligang batas, tiwala pa rin tayo na ang paparin kay General Iriberri ay may pagpapatuloy ang maganda niyang nasimulan sa nalalabing mga buwan ng ating termino. Magiging Acting Chief of Staff si Lieutenant General Glorioso Miranda na kilala sa pagiging mapanuri at paparaan bilang strategist at sundalo. Hayaan naman ninyong kunin ko ang pagkakataong ito upang idin. Bilang Commander-in-Chief, talagang naging mapalad akong magkaroon na makatuwang sa DND at AFP na tunay na sumasalamin sa pinakamataas na ideal na inaasahan ng ating lahi. Una po riyan, si Secretary Voltaire Gazmin na matagal na natin kasama sa pagtutulak ng positibong reforma sa ating sandatahan lakas.
Nagpapasalamat din tayo sa lahat ng naglikod bilang Chief of Staff ng AFP at sa mga dati at kasalukuyang service commanders ng Army, Air Force at Navy na nakasama natin sa loob ng ating administrasyon. Siyempre, nagpapasalamat ako sa bawat sundalo, opisal, reservist at kawani ng AFP na talagang nakihakbang sa daang matuwid at nakiisa sa pagsasakripisyo para mahitid natin ang ating sambayanan sa dapat itong kalagayan. 69 na araw na lang po at babalik na ako sa buhay privado. Hindi ko nga maiwasang tanawin ang layo ng ating nilakbay sa daang matuwid. At ang masabi ko sa lahat ng ito, wala nang makakatapat pa sa karangalang ibinigay sa akin na maglingkod bilang inyong Commander-in-Chief at bilang Pangulo ng isang dakilang lahi na araw-araw na pinatutunayang the Filipino is definitely worth fighting for. Magandang araw po at maraming salamat sa inyo lahat.